kami tenyo. Ayan. Bago po ako magpatuloy, pagbigay galang sa mga opisyal na kasama po natin ngayong hapon, sa pangunguna po ni Councilor Kiko Barsaga, maraming salamat. Nandito din po si Board Member Kirby. Nasaan si Board Member Kirby? Nandito. Nandito din po si Tita Helen, ang kapatid ng ating minamahal na Congressman PD. Nandito po yung mga kasama ko sa SLIC. Nandito po si Senator Kiko as my partner, as our vice presidential candidate. Nandito po si Attorney Sanyo Matula. Nandito po si Dean Shell Jokno. Dean Shell, para marami kang children dito. Nandito din po si Attorney Alex Lacson. Andito din po si Senator Laila De Lima. Andito po yung kanyang standee. Ayan. Alam niyo po, ikakwento ko sa inyo bago ko sagutin yung mga tanong. Ayan, ayan si Senator Laila. Alam niyo po yung pagplano namin itong araw na to. Tinext ko lang po muna si BM Kirby. Sabi ko, BM, nakikita ko sa Facebook yung lahat na ginagawa ng mga volunteers natin sa Cavite. Maraming marami na po kayong ginagawa. Sabi ko po, pwede bang pumunta ko dyan para lang magpasalamat? So, sabi po ni BM Kirby, ano ba yung mga activities na gusto mong gawin? Ang sabi ko po sa kanya, bahala na kayo, pero gusto ko lang na personal ko silang makita para magpasalamat. Kagabi, tinetext po ako ng team namin na nauna dito. Binigyan po ako ng picture nitong venue ito. Binigyan po ako ng picture. Sabi ko, napakalaki naman ng venue yan. Sabi ko, nakakatakot na dyan natin i-hold kasi siguradong aalog-alog tayo. Kaya po kanina pagpasok ko, Salamat. Kaya po kanina pagpasok ko, nasaan na si Dr. Charles? No, ayun na. Si Dr. Charles yung Howie boy ko kanina. Sabi ni Dr. Charles, muntik pa akong mamatay. Hindi ako namatay sa COVID. Baka dito ako mamatay kasi napakaraming mga kabitenyo ang nakiisa sa atin ngayong gabi. Kaya po, maraming salamat sa inyo. Bago ko po sagutin yung mga nagtanong kanina, gusto ko lang bigyan ng konteksto. Ngayon po, bawal pa naman magkampanya. Diba? Ang official campaign period ay mag-uumpisa po sa February 8 pa. So yung pagpunta po namin dito, pasasalamat, pero yung pangalawang pagpunta namin po ay isang pakiusap. Pero ilang bagay yung ipapakiusap namin. Yung pangalawa, yung pinakauna na sabi ko na kasi pasasalamat, pero yung pangalawa, para po sa mga supporters natin, medyo mahaba-haba pa yung ating lalakbayan. Dahil po mahaba-haba pa yung ating lalakbayin, ang pinaka-dinadasal ko po, na sana mula ngayon hanggang sa Mayo, simulan na natin yung pagbabago na gusto nating makita sa bansa natin. Hindi po natin pwedeng iasa sa iba yung pagbabago. Kanina po, nung stationary motorcade, paglabas pa lang po namin sa Cavitex, marami ng tao nag-aabang, meron pong isang tema na laging inuulit dun sa mga nakausap ko. Ang sabi po lagi sa akin, maraming salamat po at lumaban ka.
Gusto na po namin ang pagbabago. Ako po, nagpapasalamat ako dyan. Pero hindi ko po nasagot kanina sa dami ng tao, pero ako po sasabihin ko na sa inyo ngayon pa man, hindi ko po kaya yung pagbabago kung nag-iisa ako. Mangyayari lang po yung pagbabago sa bansa natin pagsama-sama tayong lumalaban para sa pagbabago. Pag eleksyon po, maraming kandidatong pupunta dito. Maraming kandidatong pupunta, malamang pare-pareho naman yung mga programa, halos pare-pareho siguro yung mga programang sasabihin namin. Siguro may mga pagkakaiba lang ng konti, pero halos pare-pareho yun. Pero sa akin lang po, ang akin lang pakiusap. Magtulungan tayo para yung mga kapamilya natin, mga kaibigan natin, mga kapitbahay natin, maging mas discerning na botante. Hindi nadadala, gaya po ni Dr. Charles kanina, nagsabi na hindi nadadala dapat kung ano lang nababasa sa Facebook. Ano lang yung napapanood na video sa YouTube. O ano lang yung napapanood sa TikTok. Ang sa akin lang po, paano tayo makakatulong? Pag ang kandidato magsabi, mahal ko ang mahihirap, tingnan po natin, nung nabigyan ba siya ng pagkakataon manilbihan dati, paano niya pinakita yung pagmamahal niya sa mahihirap? Dahil para sa akin po, madali lang magsabi. Madali lang magsabi, mahal ko kayo, ganito yung gagawin ko. Pero ano yung track record? Ano yung pag-uugali? Ano yung karakter? Para paniwalaan natin sila. Hindi po ako nagkiklaim na ako yung pinakamahusay na kandidato. Mali po yun. Hindi po ako nagkiklaim na ako yung pinakamabait na kandidato. Kasi wala naman po tayong monopoly sa kabutihan, saka sa kagalingan. Napakarami pang mas mabuti at mas magaling sa akin. Pero ang sinasabi ko lang po sa inyo, siguro ang makiklaim ko lang sa sarili ko, masipag po ako magtrabaho sa pamahalaan. Para po sa akin, pag sinabi kong masipag ako, tingnan niyo po yung aking record. Madali din kasing mag-claim na masipag ako, di ba? Pero tingnan nyo, sa amin po, sa opisina namin, hindi lang ako yun, pero sa opisina po namin, walang maliit na trabaho. Lahat na binibigay po sa aming responsibilidad, sineseryoso namin. Para po sa amin, ang opisina namin, tingin ko alam nyo naman lahat, ang Office of the Vice President po, napakalimitado ng mandato namin, napakaliit ng aming budget, pero may kasabihan na pag gusto mong tumulong, laging may paraan. Diba? Kaya kami po, nung ako po ay nag-umpisa ng aking panunungkulan, ang problema na kaagad namin budget, problema na kaagad namin maraming balakid sa aming daan, pero ang sabi po namin, gusto naming tumulong, hahanap kami ng paraan. Inumpisahan po namin yung Angat Buhay Program. Yung Angat Buhay Program po, marami kaming natulong, pero marami po kami natulong dahil maraming mabubuting tao at organisasyon na tumutulong sa amin. Gusto ko po itong bigyan ng diin
dahil ang kapital lang po namin ay tiwala. Wala pong tutulong sa amin kung walang nagtitiwala sa amin. Pero ang tiwala, hindi po natin, wala tayong entitlement sa tiwala. Ang tiwala po ay pinagpapaguran. Kaya po kami, naging very conscious po kami sa opisina na lahat ng ginagawa namin transparent. Lahat po kami, yung accountability namin nandyan. Pag-upo po namin, ang inasikaso na namin, ISO certification namin. Siniguro po namin na taon-taon mula 2018, nakukuha namin yung unqualified opinion sa COA. Ito po yung pinakamataas na audit rating ng COA. Kaya po kami, pag sinabi po namin na kontra kami sa korupsyon, marami po kaming maipapakitang ebidensya na talagang kontra kami sa korupsyon. Marami po nagsasabi sa amin na wala naman kayong ginawa. Wala po kaming ginawa sa paningin ng iba kasi tahimik po kami sa ginagawa namin. Pag pumupunta po kami sa isang lugar, madalas po in the last 5.5 years, ang communities pong tinutulungan namin, karamihan nasa Visayas at Mindanao, o dito sa Luzon, pero yung pinakamahihirap sa na communities, pag pumupunta po kami, ang nakakaalam lang na pumunta kami, yung sadya namin. Hindi po alam ng mga taong pumunta kami kasi hindi naman po namin ina-announce na kami pupunta dahil ang pinunta namin doon yung aming trabaho. Alam niyo po, maraming hindi nakakaalam ng ginagawa namin. Nakilala lang po talaga kami nung panahon ng COVID. Kasi nung panahon ng pandemic, hindi pa po tayo nagra-lockdown, naghahanda na kami. Yung po sinasabi ni Dr. Charles, yung sinasabi po ni Doc, kami nakapagbigay unang-una ng mga PPE sets. Bakit po kami nakapagbigay ng maaga? Dahil December, January pa lang, naghahanda na kami. Nung nakita na po namin na nahihirapan na tayong bumili galing sa labas, nag-local production na po kami ng PPE sets. At ang kabutihan ng local production, nabigyan pa natin na napakaramihan na buhay yung ating mga mananahi sa mga communities. Nung nawalan po ng bus, meron kami shuttle services sa susunod na araw. Nung walang mauwian yung mga frontliners, marami po kaming dormitories na libre. Nung nawalan po ng hanap buhay yung ating mga maliliit na vendors, saka mga toda, naglagay po kami ng mga community marts na toda yung mga nagde-deliver para meron silang kita. Nung nagsara yung mga paaralan, naglagay po kami ng mga community learning hubs sa mga mahihirap na communities para yung mga batang walang gadget may napupuntahan silang pwede silang magamit ng gadget. Merong mga tutors. Nung kulang po yung testing, meron tayong swab tag.